Hello, this is AD of ADplex again, and di ko na alam kung pang ilan na to na video for tutorial, no? Pero huwag yung pa rin kalimutan mag-like, follow, and share, subscribe. Libre lang naman ito, no? At anytime naman, pwede nyo ka kung unsubscribe, no? Kung ayaw nyo ng content. And start na natin yung ating tawag dito, ating tutorial ulit. Yung pagsasabahin ko, no, may nakalimutan pala akong isang pwedeng gawin mo, lalo na kung ikaw ay isang host, no. Siyempre, mamili ka ng i-co-host mo. Kunyari ngayon, ikaw si test meeting host, ay, siyempre, kailangan mo ng help, no, dahil meron ka ng 100 participants sa iyong Zoom meeting. Siyempre, kailangan mo ng, halimbawa, may titingin sa video, may titingin sa mga microphone, kaya magre-rename. So, kailangan mo ng co-host, no? So, mamimili ka, pwede sa participants, mamili ka kung sino yung co-host mo. Halimbawa, gagawin natin si participant 1. Isang co-host, no? Yan. Na co-host mo na siya. So, meron siyang mga privileges or access or permission doon sa Zoom meeting na yun. So, meron siyang privilege na magtanggal ng video. Kung kunyari, irritating or di ka nais-nais yung video. Yung isa, kaya may ginagawa siya sa video na hindi ka dapat na makita ng mga participants. O kaya nakalimutan mo i-toggle na allow to unmute themselves, no? So may nag-unmute nung mic nila tapos may sumisigaw dun sa nakakabulabog doon sa meeting ninyo. So, pwede mong i-unmute o pwedeng ma-unmute o ma-mute pala. Ma-mute 'yon nung test participant 1 mo yung mga bagay na 'yon. Magawa yung mga bagay na 'yon. At pwede rin siya, no? Pwede rin siya kunyari maging tawag dito. Pwede niya ring magawa yung mga bagay na halimbawa mag-breakout room. 'Yon. Para maganda na tignan natin siya. Kunyari ngayon, na nakikita nyo, si participant, yan yung screen niya. Lakihan ko lang ako konti. Lagyan ko din ng ganyan. So, ako yan, no? Nakalagay, kung tulad nung makikita nyo, ako ay si test participant 1, no? At siya ay co-host, no? So, tulad nung makikita nyo, pwede kong gawin, pwede ako breakout room. At kung may poll kayo, pwede siya mag-start ng poll, no? Pwede rin siya mag-reaction, no? Pwede rin siya mag-chat. Ay, well, pwede din naman gawin yun ng mga participants, no? Walang co-host. So, sabihin lang natin mga co-host. Yan, kunyari, pwede siya mag-unmute, unmute. Yan. So, yun yung mga bagay na meron siya, no? Yan, pwede niya rin ma-open niya nyo ulit o ma-recreate or mag-add pa siya ng room, no? Kulang pa yung room na setup ng host. Yun. So, yun yung mga bagay na pwede niyang gawin. So, yun yung ating tutorial pala sa atin ngayon. About sa hosting and co-hosting. So, promise talaga, sa susunod na video, sharing na ng screen mo. Gamit nung share screen button na nakikita nyo. Ayun din pala, no? Kung ikaw ay co-host, no? Meron ka ding privileges na mag-share na screen. Kaya dapat maging maingat ka kung sino talaga magiging co-host mo, no? Yung pagkakatiwalaan mo, baka bigla siya mag-share screen ng isang palabas na di ka nakainais o hindi naman mahalaga sa meeting ninyo. So,
Thank you and see you guys sa susunod na ating video. Bye-bye. Wait lang.